Ay, ito pa rin. Ah, okay. So, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po naman, no? Sorry I'm late, but hindi man din ay hindi pa rin. Okay. Tayo po yung mag-aaral. Okay, okay na sa inyo. Kasi Wednesday po ngayon, mag-aaral po tayo. At ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa Psalms 133. Siguro, alam niyo po yan, lalo-lalo ng mga young people. Psalms 133. Ito po ay patungkol po sa pagkakaisa. At alam ko naman po, ang Philippine Bible Baptist Church ay nagkakaisa. Ayan po ba? Okay. So, tayo po ay tindog palihot. Tama ba yung Bisaya ko? Tindog palihot. Ando kami sa Iloilo for Bisaya for almost 2 months. Tutulong na ako mag-ilonggo, mag-isaya, na-practice ko na ulit ang ating kaalaman. So, I'll be speaking in tongues tonight. Amen? Okay, let's say now. At tayo po ito mayo, basahin po natin ang Psalms 133. Verse 1 lang po. Verse 1. Okay? Kung alam niyo na po, memorize by heart, then let's go and read. Ready? Go! Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, topic po natin, walang iba kundi magkakaisa. Amen? So, I love to speak usually on Wednesday prayer meeting. It's not that I don't love crowds, but it's where the intimacy, yung church ba, and nagkikita-kita every Wednesday, in spite of your schedules, nandito pa rin tayo sa Iglesia ng Panginoon. Amen. So, tayo po yung upo at mag-aaral po tayo ng Psalms 133, verse 1. The title of the message is about unity. Okay, pwede na po umupo. Okay. Okay. So, mag-umpisa po ako ng isang storya. Okay lang po sa inyo? Ito pong hindi pala, isang hindi naman po ito storya, pero malamang nangyayari po sa inyo ito. At babasahin ko na lang po yung pangyayari nito. Sino po ba takot dito sa ipis? Ipis? Sino po takot sa ipis? Dalawa, isa, dalawa. Sino po hindi takot sa ipis? Marami pala hindi takot sa ipis. Ako takot ako sa ipis, natapatalon ako eh. So ito po, no? Ito po isang theory. The theory about the cockroach. Okay. Ipis po sa Ipis, tama po ba? Cockroach? Okay. So the cockroach theory for self-development. Hindi po natin maalis sa simbahan na kailangan po lagi may self-development. If you want to grow, you want to be united sa lahat ng endeavors and gawain ng Panginoon, we have to develop ourselves. Tama po ba? So ito na po yung theory, ito na po yung story ang naisip, na? At a restaurant, a cockroach suddenly flew somewhere and sat on a lady. Okay, English po, no? Okay na po ba? Kasi mahirap Tagalog yan eh. So minumipan po cockroach ipis at dumapo po sa lap ng isang babae. Normally, pag may dumapo po cockroach, ano po nangyari sa mga babae? Sumisigaw. She started screaming out of fear. Ipis, diba? Okay. So with a panic-stricken face, may panic na siya, and trembling voice, hinginig, she started jumping with both her hands, desperately trying to get rid of the cockroach. Alam niyo po ba kung lalo yung tatanggalin, lalo dumidikit siya? Alam niyo po ba yun? Ano po yung ipis eh, diba? So her reaction was contagious. Reaction. As everyone in the group also got panicky. Nagpanic na rin lahat sa grupo. No? Meron pa tayong totoong ipis, Joma. Kasi para maranasan natin, itatapo ko siya yung ipis at titignan ko yung reaction niyo. Sa tingin ko, kahit yung mga matatapang, mapapatalunin, di ba? The lady finally managed to push the cockroach away,
But it landed on another lady in the group. So lumipat po yung cockroach. Now it was the turn of the other lady in the group to continue the drama. Amen? Say sa lakay mga ladies, ha? So, the waiter rushed forward to their rescue. Nasa restaurant po sila. So, nag-rescue po yung mga waiter. In the relay of throwing, tapunan pa. Napunta po ng ipis. The cockroach next fell upon the waiter. Lumipat to the waiter. The waiter stood firm, composed himself, and observed the behavior of the cockroach on his shirt. When he was confident enough, he grabbed it with his fingers and threw it out of the restaurant. Sipping my coffee and watching the amusement, the antenna of my mind picked up a few thoughts and started wondering. Was the cockroach responsible for their histrionic behavior? If so, then why was the waiter not disturbed at all? He handled it to near perfection without any chaos. It is not the cockroach, but the inability of those people to handle the disturbance which caused the cockroach and disturbed the ladies. I realize that it is not the shouting of my father or my boss or my wife that disturbs me, but it is my inability to handle the disturbances caused by their shouting that disturbs me. Yes, John? Okay? It's not the traffic jams. Sino po nakaranas ngayon ng traffic jams? Sa dalawang tatlo tayo, okay? It's not the traffic jams on the road that disturbs me, but it is my inability to handle the disturbances caused by the traffic jam that disturbs me. More than the problem, it's my reaction to the problem that creates chaos in my life. What are the lessons we learn from this cockroach theory? Number one, I understand I should not react in life. I should always respond. Number three, the waiter responded, whereas the women reacted. Reactions are always instinctive. Biglaan na. Whereas responses are always well thought of. A beautiful way to understand life is one, the happy person is not happy because everything is right in his life. He is happy because his attitude towards everything in his life is right. Yes, ka? Okay, pauna lang po ito, pero pag-uusapan po natin kasi medyo kami na po itong pag-uusapan natin. Kaya tinanong po si ma'am kanina, kamusta ang sitwasyon ng church? Please rate it from 1 to 6. Now, hindi ko po alam, hindi ko kayo kilala personally, but I think your pastor knows you personally. Amen? Ilan years na yun? 30? 25 years. Is long enough. Amen? Okay? So, huwag po kayo matutulog sapagkat maganda po itong pag-uusapan natin. Okay? Pwede po kayo mag-notes kung gusto nyo. Kita niyo ba?
Okay. Masahin po natin sabay-sabay. 5 proven ways on how to destroy your church. Ano po reaction nyo? Parang ibang pag-uusapan natin ngayon, di ba? Pero kasi it's about time that we talk about the spiritual situation of our churches. Yung dalawang buwan po namin yung pag-iikot sa mga churches, we're now experiencing a falling away. A falling away means marami na hong bumabagsak, marami na hong nakikwit, marami na hong nagsasara, nagsasahing na yung building, wala ng tao halos yung sisimba. Ang napaka-importante po, hindi po yung building, kundi yung tao sa loob ng building. Tama mo ba? Okay. Now, ang antidote po ng unity is to separate. Ano po yung goal ng diablo? Katulang nila. To kill, to steal, and destroy. Dito sa Psalms 133, he talks about unity. And sad to say, 50% of the churches in the Visayas are slowly dying. This is reality because I've been there, my wife has been there, we've observed the spirit. This was not the same spirit before the pandemic. It has changed. Okay? So, bakit ganon? Well, siguro sa katagalan na, we get to familiarize with each other, and sama na tayo, di ba? Ang trend laging pag Sunday morning, puro ang church, Sunday afternoon, kalahati ng attendance, pagdating mo Wednesday, lalo kumukonte. Trend po yan sa mga Baptist churches. Kahit anong klase po ng Baptist churches. Okay? So, meron po ako dito mensahe na nagwali ako dito sa isang mega church sa Cebu. Hindi nila expected na ganito yung iwawali. Kasi saya-saya ng church, ayun, dito na si missionary na. Tapos nung nag-sermon ako, marami daw ang nakasibanot sa mga benches. Kasi they were expecting good, feeling good sermon out of the missionary. I said, hindi sila mag-ano, hindi sila mag-challenge. If I just let them laugh, tell jokes, and then, you know, say a short devotion, and that's all. So, alis yun, naman pa rin. Diba? Maganda po kasi na malis sa simba na may natutunan po tayo. Tama? Now, I'm not saying na hindi po kayo natutunan 24 years, 25 years. I think you have all grown up. Amen? Madyong mo, ilang taong ka na? Nasa 20 na. Hindi, yung ilang years ka sa church? 14 years? Sino po dito mas makarang makidyong mo? Meron po ba dito mga 20 years na? 20 years? 13 years? Ha? 33 years dito? Asa iba? Okay, so kasama na to sa 24, no? Okay. So ganito po yan, 5 proven ways to destroy your church. Proven and tested na po ito. Diba, nakakarinig kayo ng hard preaching sa pastor nyo or whatever mga guest speaker po eh. And ito po ay sequel lang. Kumbaga po ang dagdag lang. Pero mas maganda po kasi kung maunawaan po natin ngayon gabi at paglabas po natin sa simbahan, we become a better person. Amen? Okay. Alam nyo, unconsciously, you might be doing some of this already in your church. And if that's the case, congratulations po. Amen? Narinig nyo na ako dyan? Narinig ba? If you are destroying your church, your very own church, then I congratulate each and every one. Negative target ha. Isirahin yung simbahan. Unconsciously nga eh. Hindi consciously. Iba po yung unconsciously
yung unconsciously, wala kang malay, dead makan. Pero ginagawa mo na pala, hindi ka na isa ang church po natin. Tandaan po natin, hindi po church sa Pastor Bokto, church po na pangkakamal. Okay? So number one po, ay yung tinatawag na okay. Yan po. Yan po yung unang proven way on how to destroy our church. Okay? Tatagalogin ko po yan. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Ang charismatic verse po yan. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. The Bible says, lumalakas ang ulan, ano? Okay. For us, the body is one. We have the body, right? For us, the body is one and have many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Amen? I don't believe that in every church there is no conflict. There is always a conflict, one way or another. But the thing is, that keeps us going here is your own decision. Wala akong pumilit sa inyo, maaaring dito kayo nakatira. Work ahead dito, so ibig sabihin, no choice. Dito ko nakatira, dito ko nagsisima. What if you're outside? May choice ka. Umuulan na lahat, gawin mo na. Nasa nila mo. But, usually, meron tayong personal reasons for that. Ang sinabi kong complacency, tawag po sa Tagalog na ay kampantian. Okay, pasalamat po tayo. Maganda na mga benches po natin. Unang pa siguro, malapit na ng airport. So, at pinarapit na po, may tendency po sa church na maging kampante, contento, satisfied. At ang kamay, are you satisfied in your church? Ha? Kasi wala na rin sa tingin ko, parang kompleto na, di ba? Pero kung meron kayong naiisip para sa church nyo, ibig sabihin, uneasy pa kayo. Hindi pa yun, tama na to, okay na to. Baka nandun po tayo sa attitude ng complacency. It takes no effort to destroy your church. Naramay niyo ako? Just don't do your part. Huwag mong gawin yung parte mo as a member and watch your church slowly fall apart. Alam niyo po yung walang pakialam? Complacent na yan. Okay na to church namin. We're full Sunday morning, we're full Sunday evening, we're half filled every Wednesday. Okay na to, may mga camps kami, may mga activities na gano'n. But like anything, it only takes one missing part not to be whole. Naraman yun. Kung maaaring may service na ganito, alam ko na, hindi kayo nagkakaisa dito. Mag-iing na naman kayo. Baka matulog kayo na. Matulog lang kayo na. Hindi po, hindi ko kailangan ng church na. Pero nakapit sa ating puso ng Pedro. Lalo na yung name. Nakapit sa akin yan. But it only takes one complacent member for the church to fall, to function as a whole. Isa lang. Isa lang ang kailangan. Hindi na kailangan ng grupo. In that these churches, papapig ito, may mga grupo-grupo yan, di ba? Group 1, may permanency dito. Group 2, may permanency dito. Group 3, group 4, group 5. Tawag po doon, faction.
Amen? All of us who belong to the body of Christ. So, alam niyo naman po, no? Ipaturo ng pastor niya, we belong to the body of Christ. Everyone is significant. Kahit sino pa. Kahit janitor pa. Kahit CEO ka pa. Kahit mayaman ka pa. Kahit puluhi ka pa. Sa mata ng Diyos, everybody is significant. Hindi pala pwede magtaas-taas dito eh. Kasi lahat po tayo may value sa mata ng Diyos. It may seem like others are more important because they are always leading. Hindi ako mga leader niya, di ba? Amen? Saan yung mga leader ng church? Ay, kasi pa nga. Si Jamal lang ba? May mga leaders pa iba dito. Wala sila, no? Saan kaya sila na yun? Yun po yung sinasabi ko na complacent na. Oh, Wednesday lang naman yan. Ano po na yung message dyan? Nagpe-personal devotion na ako sa bahay. Now, hindi ko po inaatake yun. Kung gano'n ang sitwasyon nyo, bahasin nyo, may mga punta. May live stream naman, live stream na po. Record. Okay? Now. Because they are leaving, you feel you are less important than them. Because they're on the limelight, you think they are more important than you. That is a lie of the enemy. Kasi nung alingan po yan. Even that little boy over there who gave me a bottle of water is significant. Siya yung kinabibig. Tama? Ang lamig pa ng tubig. Nahimasmasan ako. From my house over there to magbuko rito. Kapwigit. Kapwigit. Sa edad po nito, magbuko. Magbibisik yata sana ako, sana ka ng sisko. Huwag na. Ayaw ka na lang. So that's what I did because I have a commitment to your church. Ha? Hindi ko naman pwede. Pwede ka may preach, Pastor Bob. Pastor Bob, hindi ako man lang mag-preach. Pwede na ka. Ano pa ako sa Cebu? Sabi ko sa kanya, the last day ko ngayon, Wednesday or Thursday, bukas ang pata kami. Can I preach in your church? So sabi ko, I just do the teaching. And when I preach this, it was preaching. Now, it's better, I think, kung konti lang naman tayo dito, that I will just teach. Now, naman niyo po yung first point, complacency. 1 Corinthians chapter 12, verse 21 to 22. The Bible says, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Tingnan mo yung katabi mo. Kunwari siya yung mata. At sabihin mo sa katabi mo, maraming kinalaman sa buhay ko. At sabihin mo rin sa katabi mo, wala kang kinalaman sa buhay ko. Mali po yun. Katuloy at sa tula, kailangan mo ang isa't isa. The mother of Jonah, amen? They need each other. The young people over here, you need each other. There at the back, you need each other. Tama mo ba? Hindi pwede tayo magkanya-kanya sa iglesia ng Panginoon. May mga personal agenda. Pag may personal agenda, doon ka po mag-uumpisa yung pagkawal ng pagkakasipahan. Amen? Ay, hindi siguro mangyayari yan. Para pa si Pedro, di ba? Ano, hindi mangyayari yan? Malakas ang Kristiyano. Ano nga mo yan? Pag dumating yung bagyo, dumating yung dilubyo sa buhay mo, maghahanap ka lang kay Peter at Chris. Yung magpapalakas ng loob. Dati ka kampante, dati ka satisfied, dati ka contente, magbabago lahat ang paralaw mo sa buhay. Okay? Dito po sa first na to, sabi po dito, may much more
those members of the body which seem nag-aakala to be more feeble are necessary. Alam nyo, dito siguro meron tayong iniisip, ano ito? Ordinaryong tao lang ito. Ordinaryong membro lang ito. Pero binibigyan natin ng halaga yung mga ibang tao sa church. Tama ba? We have priorities eh. Meron tayong ano, yung barang nasabi natin na ato, ibang trato ko dito. VIP ito. Ato, may ganda na ito. Malamang binagawa dito eh. And I always say this to the church when I preach. Na alam nyo, kung matagal na kayong simbahan, nasa 10 years up na, sa totoo lang, ang umuupo na dyan sa mga sibyo na magaganda ay hindi ng mga membro. Hindi mga bisita. Sila dapat ang complacent. Hindi po yung mga membro. Ano ay ko? Ha? Hindi lang dapat. Dapat sumaan nyo na yung mga sibling nyo eh. Patikman nyo naman sa iba. Diba? Nabilis, inaruga mo, pinag-pray mo, dinala mo sa simbahan. Paupuyin mo sila. Doon sa pinakamagandang simbahan. Tama? Okay. So, don't get involved in the ministries of your church. Don't do your part in the ministry entrusted to you. Don't attend programs and activities that your church has. Don't even contribute where your church is raising a project. Complacent, di ba? Walang pake. Ayos na ako dito. Chill na ako dito. It takes just one member to refuse to participate for the church in order that it will not reach its full potential. A 25-year-old church is a mission church. Marami ng mission ito, di ba? Pag may nag-mission dito, mababawasan ng tao. Pero dapat yung main church, yung parang ng buhay ng mga, kasi ito po nagbibigay na energize, na motivo, na sigla sa mga mission and daughter churches. Kung makikita ng mga mission churches na patay-patay po ang main church, ganun din po magiging attitude. Ang sabi niya po sa Bible, light reveals light. Kung ano yung puno, ganun din ang bunga. Okay? It takes just one member to refuse to submit to its leader for the church to be in total unity. Hindi ko alam kayo, hindi ko kayo tinanong. Pero alam nyo, may nagre-rebelde sa mga leaders. May nagre-rebelde sa pastor of this church. May nagre-rebelde sa mga leaders. You just don't know that unconsciously, but you're doing your part. Okay? It just takes one member to fail to be faithful in his ministry for the church not to function well. Ilan ang kalista niyo? Isa, dalawa, tapos siguro. Tama na, Joma. Apa. Wow, yun. Dahil pa naman yung substitute niyo. Oo. Oh. Paano kaya? Amen. Paano kaya yung apat na yun na wala? May papalitaya na. Gets niyo? Hindi. Apat naman sila dyan. Hayaan mo na sila dyan. Gagaling tumutuloy. Eh. Do you realize we have that kind of mentality as a Christian, as a child of God? Okay? Now, it takes just one member not to pray for your church to not have its full power that it is supposed to have
if only all are praying. Pagdating po nito, sabi ko, tapos na ba ang prayer meeting? Kalat-kalat na yung tao eh. Sa video na nag-pray po sila. Yung mga spiritual ko, ino na yung prayer bago yung instructions. Amen? Importante po ang prayer kahit ano pong gawin natin. Importante po yung prayer. Alam niyo po, in my 2 months further, ang inyong business, everything went on well. After 2 months, ang reason na lang kami bumabalik dito kasi meron na kong lupa sa Makomod. 300 square meters occupied by the squatters for 47 years. Hindi ko man lang natuntungan niya. And only this year, 2024, ay naayos lahat. Bakante na yung lupa. Now we're praying what we want to do. Kita na. Pinatalo sa mga kaibigan ko, Pastor. Parang ayaw ko nang bumalik na kanta. Parang gusto ko magpahingin yung mga kanta. Ginagat ng Panginoon. You know why? We just started a Bible study in that barangay. All things work together for good, but it because of prayer. May prayer sa Thailand, may prayer sa America, may prayer sa Philippines. Ngayon nakita ko ang kalooban ng Diyos sa sarili ko. Now, we have to start right. Kung gusto mo na tayo ng healing work, diba? Mahirap kaya pag-establish ng 25-year-old church. Sa totoo lang, mas mahirap po ang pahitiling church. Amen? Kasi 25 years old, nasa talayo sa legend ng Latour, yung sinasabi, kapatid na ako. I'm okay. If you're okay, I'm okay. Di ba may libro niya, no? If you're okay, I'm okay. Yun po yung complacent attitude. It just takes a complacent you to destroy a church. Isa ba? Yun ang kailangan grupo. Yun ang gusto ng Diablo eh. Di ba? Pag lagi ako may nakikita ng empty seat, nakikita ko yung mga paaway na mas full attendance pa sila kesa sa tunay na membro ng Iglesia ni Panginoon. I preached in the jail. May jail ministry yung inuuya namin ng church na. Alam niyo po, dikit-dikit sila pinapawisan, nakikinig sila ng salita ng Diyos. Sabik na sabik po sila kahit paulit-ulit na yung sermon. Iba yung itsura nila. Ano sila yung uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Pagkatapos ng wali ko, alam mo may mga umiiyak, nare-realize sila ang laki na palang sila yung mga sa buhay nila. But they were always praying to sa jail ministry na yun. Kasi ngayon, meron na nag-aaral ng Bible school. Pag labas nila ng jail, sabi nila, magpapasto sila doon sa bayan nila. What a transformation. It's all because of prayer. Amen? Don't do your part as a member of the church. It will affect others and it will influence others too. Hindi lang makaka-apekto yung pagiging complacent po natin, makaka-influence sa pagpunta niya. Yung bata-bata takot, teenager takot, nasabi ng nanay ko, sino ba mga barkada mo? Good ba yan or bad? Pag nagiinom yan, kasi mother ko strict eh, teacher eh. Pag umiinom niya, sabihin niya, huwag kang makisahan niya, baka ma-influensya. Eh, sinusunod ko eh. Sabi ko, hindi na, okay ito mga ito. Mga rich kids ito. Mga divorce ito. So, tama ko. Ano nangyari sa akin? Hindi kami kasi zero. Nag-indulgis na. Nag-indulgis na. Okay?
And then you can watch your church die slowly. Your church will feel the struggle, will feel the struggle just by having you and I inside. Naramdaman niyo ba yan? Lalo na kung may mga issues arising from the church, there will always be struggles. Pero kung wala kang pakialam ng membro, attendee ka na, kahit membro ka, hindi ka man lang nag-take notes, hindi ka man lang nag-amen. Alam mo, sa isang pasto, ano yan eh, para ang hirap ba na okay ito mga member ko, lumalaki ba ito o pumagsak na yung buhay ko siya. Sa totoo lang, lugi yung pasto. Ilan yung pinapatalanin niya, araw-araw. Siya, isa lang, di ba? Kaya naman palakas, dahil sa panalangin niyo. Pero yung tinisa, kung matulog yun, alas dos, alas tres, nananalangin pa yan. Alam niyo naman siguro yan, di ba? Alam niyo buhay yung mag-asawa, di ba? Alkalapan niyo. You know then, you know the hazards, the troubles, the testings that they have been through. And now I can still feel it eh. Kasi nga sabi nga sa inyo, kapamilya niyo ako eh. Nalugo niyo ako eh. Kaya nga sabi ko, I always wanted to go back to this church before I leave in that time. Gusto ko mag-iwan eh. Mag-iwan ng something. Siguro mag-barang ka lang ba sa inyo? Okay? Now, meron pong attitude na sinasabi, I am not the only member of the church. Hindi lang naman ako ang membro ng simbahan. Kaya naman nila gawin yun kung wala ako eh. Amen? Meron na tayo ganang attitude? Kaya naman nila yun eh. Kaya naman gawin yun kahit wala ako. Kahit ko nang tumukso, kahit wala ako yung kanista. Kaya naman gawin yun. Kahit wala ako. Yan po yung one of the key attitudes to destroy your church. Okay? Sa maliwanag po ba yung complacency? Okay? Pangalawa po. Okay, usahin po natin. Ano mo sabi ng number two? By comparing. Okay? Sa church po, sabi nga po, from all walks of life, mayroon dito ang magandang katayuan, mayroon dito ang professionals, mayroon dito professionals, mayroon sari-sari background. May guidance po yung church po natin na mag-compare. Alam niyo ba yung comparing? Inahambing mo yung sarili mo sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa katungkali mo. Eh sinabi ng Bible, if you compare, you are not wise. Tama ba? Kaya kanina ba dapat natin i-compare ang buhay nito? Diba sa Diyos? Hindi naman dapat sa isa't isa yan, di ba? Pag itulad natin ito, ihambing natin natin mga sarili, comparison is not of discontentment, is the root of discontentment. Yung hindi ka kontento, kasi bakit? Nagko-compare ka na eh. Diba? One may have to have dysfunctional church is by having discontented members. Pakita sa kamay kung discontento ka sa church mo. Ang hirap itaas yung kamay, diba? But honesty wise, kung gusto mo itaas yung kamay mo, you just be honest with the Lord, I'm discontented. Every time I go here, I always have an idea on how to help your church. As a siyempre, ang pinisip na sa po, I just pray for them, my family prays for you. That this church, nasa gitna po ito ng group site, kailangan yung mga kapatid po natin, influensya ko na natin yan. Tama? Okay. 1 Corinthians chapter 12, verse 15 to 17, the Bible says, if the foot shall say, kunwari, ang papel mo sa church, paa ka. Ibig sabihin, magpaa ka, you bring good tidings. So, linear na. Kasi mahilig ka lumabas eh. Tama mo ba? If the foot shall say, because I am not the hand, then yung logic ng Bible, ha? I am not of the body.
Nakita niya, sasabihin niya siya ang paa. Eh, kapay naman ako, hindi ako part of body. Part ka! Meron na rin nakita ng katawan na hiwa-hiwalay. Kasi yung nakadanggel lang ba? Yung parang nakatali ka. Nakatali yung kanan kamay, nakatali ka yun. Nakatali yung tenyo mo, nakalaylay na gano'n. Wala naman gano'n. Stick together eh. Diba? Nakatasa ng lahat, diba? Nakaalay naman lahat, diba? Ganun po yung church. Dikit. Nagkakaisa. Okay? Now, I am not the head, I am not of the body. Is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body. Is it therefore not of the body? Nakita niyo po yung logic? Kaya magulo itong 1 Corinthians eh. Kung alam niyo po yung history nito. If the whole body were an eye, where were the hearing? Kung lahat po tayo dito, bibig. Gusto nyo na tayo bibig? Pag nagsasalita yung pastor, lahat din tayo nagsasalita. Yung na tayo inibos sa palinti. Tama? O kung tahimik kayo, tahimik din yung pastor. Ano mangyari sa tindahan? Ipatay na yan. Oh. If the whole were hearing, where were the smelling? Logic po yung Bible. Amen? So, compare your pastor to other pastors. Ginagawa niyo po ba yan? Alam niyo po, may na-attend na ako ng church kasi na-attend na rin sa Sunday. Atin muna ako ng iba church kasi mas nalilangit yung pastor mo. Paano din yung malata? Atin din ako sa Pure and Bible Baptist Church. Ganun din po ang mensahe mo. Amen? If you begin to compare your pastor to other pastors, and you'll be starting to create this loyalty, not only in yourselves, but others. Gets nyo? Compare your church ministries to others. Bakit yung church namin, ito lang ang activity. Bakit yung pinutabo church naman ang activity? Does it happen like that? Nangyayari ba yung gano'n? Nangyayari po yun, hindi po ba? Okay. Now, if you compare your church building to others and you start to look for a better church building where you can transfer to, did it ever occur to you na gusto nyo mag-transfer to another church? Nangyari sa atin yan eh. Sabi ko yung pastor ko, sama naman ang pronunciation. Isa. Kasi pinapakinggan ko yung pronunciation niya. Hindi ko pinakinggan yung cellphone niya. Kino-compare ko eh. Di po ba? Now, compare your church members to others and you will be starting to hate each other. Amen? Compare and you have reasons to leave your church. Matanong ko lang. In 1 year's time, meron ba umalis dito sa church na to? Probably meron. Di ba? Nag-settle ba ng maayos o basta na lang nawala, na-rapture, parang bulak na lang nawala. Hindi na nagpaalam, hindi na gano'n. Ang daming ganong churches sa Negros. Ang daming ganong churches sa Cebu. Ang daming ganong churches sa Masbate at sa Iligino. Bakit po gano'n? Kasi nagpo-compare po tayo. Hinahanding natin ito sa kansa sa iba. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Ano po sabi diyan? Wherefore let him that thinketh he standeth, he lest he fall. Alam niyo, minsan nag-uumpisa po yan sa pag-iisip. Yung katabi niyo, kasi minsan pinag-iisipan niyo ito eh. Diba? Alas 8 din. Kailangan na tayo ng ulit. Alas 8 din na. Alas 8 na. Kaya natapusin na lang ang preacher yung sermon niya. Sorry Lord, 5 points po ito. Pero, out of, ano diba? Para sa mitra natin, sige na lang, out of respect na lang makikinig na kami. Kapatid, dahil po sa mensaheng ito na binigay sa akin ng Panginoon,
Siguro almost 50 churches ganito yung mensahe ko. Hindi sahil sa akin na kundi po ang mga members about this. Unconsciously, unknowingly. I praise the Lord for that. Bakit? Eh, ginamit ako eh. Hindi naman ako yung pastor doon eh. Dati nagtatanong sa pastor, what is the spiritual thing of your church? Now, it's better if you rely on the Holy Spirit and that you want to tell the people of God. Tama? Okay. So, I could have been a better Christian if only I am in a better church. Sounds familiar? Sana mas maayos ang Kristiyano pero lumasama ko sa church na yun. That is one of the key attitudes to destroy your church. Okay? Siya mo na lang ha, kasi pangatlo. Ano sa tingin niyo yung pangatlo? Madali ko kasi ano, no? Dahil alliterated, di ba? Letter C. Letter C po kasi, di ba? Sa tingin niyo, ano yung number 3? Eto. Sa full tayo dito. Okay? My tama ko ba? By complaining. Saan naman tayo hindi nagko-complain eh? Saan naman tayo nagko-complain, di ba? Yung asawa, lalo na. Dabating yung mister, wala man lang kasalubo. Dabating sa bahay, sigaw pa. Sabi nga, kala mo walang ginagawa yung asawa. Tama? Mga young people, attend sa church activities, yung para sa bambak ng lalahan, sa bambak ng ulan sa simbahan, sa bahay nila, kaya mo na si nanay niya, kaya mo na yan. Nanay, tama po ba? Bakit mo punta sa simbahan kung hindi tapos yung trabaho ng simbahan? Mas maganda po yun yan. Huli ka nga rito, paglabas mo naman. Tawag po dito, reklamador, when you see slackness in your church, complain. Ano yung tanong niyo, Wesley? Kung hindi ka complain. When you see a weakness in your pastor, complain. When you see insufficiency in your church programs, complain. When you think the church is raising funds so much, complain. Ako, pasalamat ako na nakita ko sa Facebook, may bago ng auto si Pastor Bob. Nag-complain ba kayo? O kusang loob niyo binigay yun sa Pastor Bob? Ang nagtsaga sa bulok-bulok na kutsi na ganyan. Complain. Paano ngayon yung monthly nito? Bayad ba yun? Fully paid ba yun yung kutsi? Eto na. Yung monthly, mabigat po yan. Church, we're going to raise funds for the monthly organization of the church. At the time, complain. Upuha po ang pakasinumbahan ng pagsasak niya. Complain. Amen? Okay. Complain together with your seatmates. Complain and talk about it when you go back home, yung laman ng dinner nyo, usapan nyo, always complain. Complain about your church to your neighbors. Ipamitis mo sa mga kaibigan mo, sa mga neighbors mo. Ano mo yung church namin? Ewan ko ba, hindi ko naman ito diyan. Hindi ka lumala nyo. Parang mapanggay mo yung mga nito. Ikaw kasi yung problema yun. Diba? Tapos, inoproject mo na kanyang problema sa mga kapitbahay mo. Always complain whenever you see it will spread an attitude of murmuring among others.
Amen po ba? Totoo ba itong sinasabi ko? O made up lang ito? Totoo po ito sa buhay. Sabi nga niyo sa sorry ha, tao na rin. So magtugtugin na yan eh, di ba? Ano nangyari po doon sa Book of Nehemiah? Tabaho, di ba? I'm glad this was set up already. The church was set up already. Naabutan mo patulang na pag-building. Pero nagtyaga yung mga workers natin dito. Sino pa mga kasapi doon sa mga nagtayo nito? Kasasamay. One. Gusto lang ba? Sigaw ba lang? Ikaw lang palang nagpapala. Ikaw lang palang pinagpapala rito, di ba? Ayan. Sino pa po kasama rito? Taas po kamay. So, tinuturo ka pa. Ayun yung taas ang kamay. Di ba? Nakahiya na nga. Hindi. Pag hinahin mo ang gawa ng Panginoon, di ba speak from the Bible? The book of Nehemiah was the walls of Jericho were built up in how many weeks? 52 weeks. Kahit maraming reklamatory. Alam nyo, kung lalagay nyo ng aircon ito, maraming pa rin magpo-complain. Ba't na kasi nilagyan ka ng aircon? Alam mo, masarap magkiklamo, di ba? Sabi ko na nga, huwag nang lalagyan ito. Huwag lalagyan pa ito. Bibili-bili pa ng bagong kotse. O paano ngayon nga? Ibenta kaya natin yung kotse para pangbayad sa mga kuryente dito. Lagi yung meron kang reklamo. Sa mga pinigyan na ninyo po, tama ko ba, ma'am? Mga nanay? Ang nanay nga, hindi na nga nagre-reklamo eh. Sino nagre-reklamo? Yung mga nag-Netflix, yung mga nag-FB, nakatutok na, ano na, yung parang sa kabayo-bayo, nakagano na yung ano sa gadget, di ba? Na, ugas na muna dyan, mamaya na. Aba, isang oras na, ugas na muna yan. Sinabi naman, masyado ka naman, Nay. Eh, relax ka lang, pagod pa ako eh. Mag-complain ka na. Di pa na. Amen. Okay. Focus on what is lacking. Ano kaya kulang sa church na ito? Ano kaya pwede kong gawin dito? Ano kaya mo kaya ng Bible verse yan? Grabe, no? Imbis na ilagay mo sa labas para maraming makabasa, ilagay mo pa sa loob. Ano ang nangyay mo? May mga members na hindi safe. Diba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diba? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Yung malay mo, di ba? May masay sa loob. Focus on what is lacking. Tapos lagyan nyo dyan ng ano, ng Elsa, yung frozen ba? Ano, kaya medyo sa mga nag-anban, tinatamad na makinig. Hindi mo na tayo kay Elsa. Di ba? Sa frozen. Ano nyo po yung sabihin? Nakakatawa, pero nag-iisip mo tayo ng gano'n. Diba? Lagyan na lang natin ng sticker yung mga ganyan. Yung bag sticker na ano ba, yung may mababasa sila. Ano ba? Diba? Focus on what is lucky. Okay? Always maintain a negative spirit and others will be like you. One day you will realize your complaints about your church is a normal topic you enjoy talking together about. I was invited to my own church today. I said, no. I will go to live in my own Baptist church. Grabe naman to si missionary bar. Inatanggihan pa yung sariling church na. I had my own reason. Disrespectful. Mabagal ka nang hinahanap eh. I had my personal reasons. I'd rather preach in a church like this, than in a mega church where they like to hear nothing but lies. Kapatid, kahit pastor, nagsisimulan niya. Sakit sa puso ko kasi 10 tao kami membro doon. Ikaw, bulagi na yung mga membro. Kaya naman, bulagi na yung membro. Amen?
Ganyan pa kasi ginawa ng pastor. Okay. Sabi ko, pastor, na lang namin kayo ng Philippine Bible Baptist Church. Ato ka bang mag-preach missionary? Oo. Kasi siguro malapit sa simbahan, malapit sa sila. No? Isa yun. Oo. Oh, kaya sabi ko na ito, malapit. Kapupuntahin niyo ako nung kalayo-layo. Uuwi ako na una ng madaling araw. Wala akong sasakyan. Maglakad pa ako pa uwi. Hindi ko dapat. Ganyan. Sabi ni Jomar, ba't lang yung dalawa tayo? Hindi tayo na pinagawa. Marangit na kayo dito. Yung patagin niya yun. Yan, sa likod niya. Lahat ang puso na yan. Hindi mo makikita. Ganyan. Yan ang maganda yung sisig ng kahit, kaya you never give an inch to the devil. Amen? Okay. And you will prove a complaining church is a church that is beginning to rot. Alam niyo po yung pagkain? Ang nilagay sa amin, ano ba yun? Yung patanis na? Yung atsara? Alam niyo ba yung atsara? Yung pala atsara, dapat nilalagay sa rin, di ba? Pag iniwanan mo pala yun, napapanis din pala, no? Kaya ganun din pala yung church, no? Pag iniwanan mo, napapanis din pala. Amen? Huwag natin pa yung tulutan po yun. Tama? Okay, number four. Maliwanag ko ba yan? Anong tawag dyan? Itik. Itik. Diba? Mas madaling i-pronounce yung itik eh. Biblical critics. Okay? Criticizing, namumuna. Na may dalawang klaseng criticism. Diyo, marami yun. Constructive and destructive. Okay? Alam mo yung destructive, ito po yun. By building a habit of finding faults, naghahanap ka lagi ng mali sa isa't isa. Alam mo, dapat hindi na ganito yung mikropono natin. Dapat lapin na. Diba? Kaya sabi ko, pag lumayo ba ako, may sound ako, wala pa na, no? Dito pala umaasa to. Di ba't panilagay ito? Ah, okay, yung pala. Sorry, ha? Kasi hindi ko alam. Ano ba yung mic? Ano ba ito? Ayun pala ibig sabihin mo. Anyway, ngayon alam ko na. Criticize your pastor's decision. Alam nyo, sabi ko nga po kanina umaga, kanina yung bago mong bisa. Marami nang bumabag sa pastor. Sa Visayas, marami na ho. Yun, bantayan, nakulong. Hindi lang po yung nakulong. Marami pa pong nakulong. Pati yung mga second man nila nakulong. Gusto nyo ba yung mga kalitin na gano'n? Tapos pag pinag-usapan nyo, kung natin pag-usapan nyo, mabuti sa kanya yan. Mabuti pa sa kanya, ba naman yung mga... O di, naano na siya. Nagkaroon na rin siya ng sowing and reaping. Diba? Kung may galit ka sa pastor, diba yung galit sa gano'n? Di pa nalangin mo na lang. Mas mabuti pa yung patalaan mo na. Pag-igalit ko sa pastor, puli mo na siya. Kaya hindi ko na makulisas. Kaso na, una ka. Nakto, eto. May member kaming namatay sa Thailand. Wala na lang po. Bigla sumagi sa isip ko isang umaga. Ba't parang gusto ko sinakamusay? Kasi nag-for good na sa Pilipinas. Very supportive na lang. Ang bago yung i-panangin. Sila po ay nag-slide na, mag-isang libutan. Bago sila nag-for good na ang maraming story. Hindi maki siya eh, sabi sa story. Sabi ko, oh, kamusta na po kayo, brad? Alam mo, sabi sa akin, sumagot na makaga. Kasi binlock na ako eh. Alam niyo, block sa ano, yung sa Facebook. Uso pala yun, ano? Yung minablock-block. Sabi, paano na yan mag-block? Sabi, gusto ko rin mag-block eh. Ano ba yung marunong mag-block? Sabi mo, dapat ako binablock. Sabi, hindi ako makablock. Sabi ko, sabi ka pamita, turun mo ako mag
bad-luck. Ang dami na may bad-luck sa akin eh. Ganito lang yan. The next one, naka-block eh, di ba? Ewan ko, ba't nabasa niya? Ano sa nakayo, Brad? Aba, siya mabot ka agad, wala pa isang segundo. Malungkot, Pastor. Eh, number 120 po yun. Ikaw talaga, mapag-dito ka talaga niya. Ito, nakapitan na tayo. 15 years ago, so, nanabuhay. Malungkot, Pastor. I just took it very lightly. Tapos after 5 sessions, nagpagalala na ang picture. Nasa ka ba kung may asawa niya? Malungkot na. Buti pa, binak ko na rin ito, nagpawala na ang picture. Patay pa naman yun, may minsan. Pastor, parang makauwi kayo, kayo naman to funeral service. Ha? Eh, kanagating lang namin sa Bisaya, pauwi mo ko. Parang yun naman, Pastor, yan. Ito parang sa Luke 16, sana subuin nyo yung mga propeta para makabihan yung mga kapatid. Parang yun naman dyan eh. Di ba? Patakupan. Ano mo sabi sa akin? Kasi kayo po yung aming mahal na Pastor. Di, sabi ko kay Mamita, ba't kaya yung lahat na kumakalaban sa pastor ng mga tayo? Mag-ingat po tayo, ha? Ewan ko ba't pinapatay ng Diyos, ano? Ba't pinapapuhan sa niya ganun? Ewan ko, sa pinamunan, naranasan ko yung Diyo, ha? Yung Sunday na Sunday, bubuksan namin yung chapel, tapos pagkatapos, dadating yung creed. Ikaw. Ano ginawa mo? Sa Bangkok, napagkamalan pa ako ni Kabir. Sabi ko, pinagawa sa kalian sa niya. Eh, hinahaya ko lang. Pero kasi si Mamita, apektado. Wala. Ako, bunso, ako, payagan mo na ako. Maring ko ng pagka-pastor sweat ko. What? Sabi ko gano'n, magbobold ka? Wala. Ganun kami magbiruan mo. Dahil sabi ko gano'n, if you just take the ministry very seriously, mabubuang kayo. Mama. Kaya nga po kami tumagal sa ministry. 38 anos na, hindi ka pa magsasama sa ministry. Ang tayo lumalakas. Hindi. Pero kung sa kung nakukuha itong lakas ng soro sa Diyos ito eh. Bukas magbabasketball pa ako. Kaya kami flight kami, baka maiwan ako eh. Kaya pag masarangan mo na yung basketball. Amen. Yung sa akin, yung critic, gusto ko yun kasi stepping stone yun eh, di ba? Ah, ito pala yung mali ko. Pero yung kinisa, nakakapikon na yung sasabihin na, kamusta yung girlfriend mo? Huh? Ang balita na yun eh. Ang bayat, ang gila naman. Yung girlfriend na pala ako. Hindi nila alam kano katapag si Mamita. Yan na. Criticize your pastor's decision. His grammar, amen. His preachings, amen. His ideas, criticize mo lahat yun. You will always have a reason to criticize the leaders of his church. Okay? And not only that, kapatid, this is very real in every situation of Baptist churches. Criticize the pastors. Family. Ako, ramdam ko yun. Kasi nangyayari sa amin yun. Ano niya? Yung parang etchawera yung pamilya mo sa amin mo. Ikaw lang yung importante. Pinapat ka namin. Amen? Yung criticize, palitan mo ng empathize. Amen? Hindi mo pwede ka ng critic, marami ka ng pupunan. Pamilya niya ng pastor, inawag din niya ng Diyos. Tama? Minsan na left out eh. Sad to say, mabubuwag yung simbahan. Ako, sinabihan na ako ng asawa ko. Mamili ka, pamilya mo ang church mo. Ito lang, pinili ko pamilya mo.
Amen? Sagad na eh. Talagang, ewan ko, ina-atake kami. Sabi ko, kaligawin ko ng kaapay. Amen? Amen? Inutahan ka na, mali ka pa. Kasi naningil ka eh. Pag inutahan, huwag ka singilin. Parang ka masira. Eh, kikritik ka pa niyan eh. Ang barat talaga niya. Pinagpapautang niya. The pastor's family is just as important as the pastor of the church. Look at how much they are failing to be an example to you. Tingnan mo yung mga failures nila. Tingnan mo yung mga misuse nila, yung mga maling decision nila. Tingnan mo lahat yun. I-criticize mo yun. Make them a laughing stock at your dinner table when you go home. All you talk about is them. And most of all, recruit others to join in putting them down. And that is happening everywhere. Kung meron na mong ipapalit na pag bumagsak yan, ano? Anong attitude yan? Alam na yan, alam na yan. Siguro lang na yan. Hindi na makachallenge sa amin yan. Hindi pa umalis. Basta ka alis. Hindi ka na pala challenge sa kanya. Hindi ka umalis. Huwag yung palisin sila. Amen? Break their hearts so they will get distracted in the ministry. Ang dami na pong nangyari yan sa Visayas. Sabi ko sana, hindi na lang kami umuwi. Kasi doon sa Thai, yung mga Thai churches, buhay na buhay. Suportado 100% kahit hindi mo naiintindihan ang sinasabi nila, madama mo yung spirit, madama mo, mabili mo yung ambience sa church, nakita mo yung pagkakaisa nila. Hindi mo kung ba't yun? Matatakan ng mga simbahan yun. Tapos ngayon ko lang nalaman pala, doon pa sa Villa Dolid, doon sa Patan Negros, nandun pala yung mga 120 years Baptist Church. Wala pala pagmamalaki yung Maynila, hanggang 66 lang. Yan. Doon po sa Villa Dolid. Bethel Baptist Church, sabi ko, kaibigan ko, sabi ko, sir, ano taon niya? Ang ganda rin simbahan na, doon pa. Ayan yung pinakamatagal dito, 120 years na. Kumusta naman mga membro? 100 na rin? Kasi may morning service sila, para sa patanda. Pagdating ng 9 o'clock, praise and worship na, yug-yugan na. E buhay naman yung simbahan. Pagdating ng umaga, 7 o'clock, hinay. Pagdating ng 9 o'clock, praise and worship na. Sabi ko yung mamita, punta tayo doon sa 9 o'clock, doon sa praise and worship. Kasi baka yung makatabi natin, patay na, hindi natin alam. Matatanda talaga. Di ba? Hindi na kong hindi ko. Matatanda na kaya ito? Matatanda na. Pero buhay, pagdating ng alas 9, nako, overflow yung crowd. Maganda na yung kanta. To God be the glory. Ba't mabilis na? Eh, mga buhay na eh. Eh, yung 7 o'clock, pamatay na eh. Grabe, sabi mo gano'n. Okay? Criticize your church ministries, the programs, the activities, the building, everything. Whatever imperfection you find, take the opportunity to leave a negative comment about it to others. Meron kaming ugali nung sa church natin, yung prayer request, nilalagay namin sa offering box. Alam mo, inabasa nga ako dun yun. Sabi sa akin doon sa offering box, inabasa ko kasi yung mga comments at saka suggestions. Sabi sa akin, go find another church. Hindi ko malaman eh, kasi hindi ko alam yung penmanship eh. So, the following Sunday, nag-preach ako about that issue. Kasi baka, alam mo, bisita lang o whatever, di ba? Bumisit naman sa church na. Hindi. Membro niya. Ayun.
kinuha na ni Lord. Okay, mag-iingat tayo, ha? Mag-iingat tayo. Okay. Criticize your churchmates. Wait for them to stumble and have a topic to gossip about. Look at their weaknesses. Show disrespect to those who don't think are worthy to minister. Spread numerous rumors about those you hate at church. 1 Corinthians chapter 12, verse 21 to 22, basahin ko ulit. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary. This is one of the most effective ways to destroy the unity in our church, by destroying them with your own words. Hindi na pwede bawiin yun. Sabi mo na eh. And to add insult to injury, nag-chismis ka pa. Sakit, no? It only takes negative judging words to destroy your church. You might think you're just destroying one person, but no, you are destroying the body as one body. Criticisms are contagious. Your words will spread hate in the hearts of those who heard you. If you really want to destroy your church, then destroy each other. Gusto ng diablo yun. It takes destroying the trust. Kaya ako, I am in need of money. Can I borrow from the rich man or nothing? No. We will have an offering for you. That offering will come from the pockets of the members. Yan ay walang utang. Yan ay walang interest. Hindi mo na kailangan bayaran. God bless you, hindi. Hindi, may bless na Panginoon ng future kasi sila nagbigay. Di ba yung principle, it's more blessed to give than to receive? Kasi yung umutang sa isang miyembro, hindi na nagbayaran, nagtataguan, nagahayag ang sina sa simbahan. Your words will spread hate in the hearts of those who heard you. If you really want to destroy your church, destroy each other. It takes destroying the reputation, the fellowship of each other inside the church to totally destroy it. Sa Amerika po, God willing, pag-pray na Joma, by October, I'll be preaching one of the mission conference there. Hopefully, yung church kung saan ako nagwani, halos ganito na kalaki, carpeted, air condition. Hopefully, nandun ba uwi yung mga members. Sabi ko, ba't hindi ka mag-uwi mission? Kasi nakita namin yung need ng missionaries sa Asia. America is now a mission field. Nakakatakot na ang nangyayari. Alam niyo ba si Trump is already guilty, is convicted already, but he will run for president on November. Just watch the news. Just watch what is happening. Exciting na eh, kasi malapit na talaga na ba yung Panginoon. It's the end times, kapatid. It is not the sign of the times. It's the end times. Okay? Now, tapos na ko. Yung mga magagatay na ako. The last one is by ano po yan? Magpaligsahan. Wala mo masama eh, di ba? Na magpaligsahan po tayo. Yung sabi sa Romans chapter 12 verse 11 ba yun? Tingnan nga natin kung tama yung verse ko. Romans chapter 12 verse 11. I think hindi masyado nasulat yung verse. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. A church becomes victorious when its members fight
for each other and not with each other. Nakita niyo yung difference ng phrase? We fight for each other, not with each other. Treat your church mates as competitors, and that will definitely soften the fiber of the church. Always endeavor to be better than them. The spotlight must always be on you. If you have to tear them down to build your own image, do it. Do it more. Sikat ka? Okay, sige, okay lang. Don't pray for them and wish for their hurts. Ang dami pong hurting sa church, sa totoo lang. Maraming hindi lang natin alam. Ang dami pong dyan. Yung mabiyuto ka, mabiyuta ka, pamuna ka ng trabaho, nagwala yung mga anak mo, may problema sa pamilya mo, doon sa prayer members of the church. Kaya alam mo kaya gusto kumunta ng prayer meeting? Yan yung mga matatapag eh. Yung nandito sa prayer meeting. No matter what, serving the Lord, diba? That's not doing business. Fervent in spirit, serving the Lord. The spotlight must always be on you if you want to compete. Meron na ata, championship ng finals, diba? Championship ng finals. Championship ng NBA. Mahilig ako sa ano? Sa NBA. Dati, idol ko si si Tian. Ang pangalan na eh. Ngayon, si Luka na lang. Okay? Nga. Don't pray for them. And wish for the hurt. Rejoice in their failures. That way, you eliminate others and lift yourselves up. Meron pong gano'n sa church. Hindi po naman mag-alit. Amen? Pansin yan eh. Nakapansin po yan. Okay? Never look at them as your brothers and sisters. Dito man tawag yun. Tol. Kasi baka putol eh, di ba? Putol na pala yung relationship, di ba? They are your enemies. Alam niyo pag pumupunta dito, para alam niyo mawala yung enemy mo sa church. Magpila ka ng bisita. Each one, bring one. Ang tagal ng war yan ng mga Baptist churches. Each one, bring one. Sa totoo lang, when you'll be creating mga churches sa gilid, yung one nyo na dinala, siya nga po po dyan. Naku, tingnan nyo pag magwali si Pastor Bong, pag maraming bisita, iba na ang wali niya. Amen. Kasi yung umaga ng Sunday, evangelistic yan. Para sa mga bisita nyo, yun ang aking panalang. Mixed yan. Kaya kung tuwan-tuwa mo sa mga pioneering churches, puro bago'y nakikita. Eh kung mga luma, luma na nga, hindi pa marunong na magsumay. Kasi umangod pa sa'yo. Tapos gagalanin ka pa, ha? Hindi, sorto yun. Ano naman niya? Yun yung mga mayaman, usually. Yan naman mga nasa likod, yung mga nasa likod, yung mga nalang siya, mag-CCR yan. Ano naman yung nakag-offering. Diba? Yosin mo na sandali niya, itit-itit mo na, diba? Tapos na ba? Tapos na? Balik na, balik na tayo. Tapos na eh. Diba? Announcement na, balik na tayo. Diba? Any leader, may nagmamonitor. Ma, di pa tapos ang siya. Oh, napalunok na yung sigarilyo, diba? Napakot. Totoo, hindi po ba? They might be laughing, but it's true. The church is now falling away. Maybe may develop akong mensahe. Revelation chapter 1, 2, and 3. Yung seven churches. Saan kayo doon? Laodicea, Smyrna. Sabi ng Panginoon, lahat. May po ng Panginoon. But I have something against you.
first, you've lost your first love. You have left your first love. Amen? So seeds of division and strife. If you hate each other this much, you will surely succeed to destroy the unity of your church. And when your church has no unity, it has no victory. Ngayon po, nagwali ako sa isang maliit na simbahan, and may building program sila sa mga 1 meter labas, away. Tapos sabi ko, saan lumipat yung simbahan? Tapos, nagtataka rin, ba't maraming kotse? Kasi, may tupada eh. Alam niyo tupada, yung sabog paglito. Ang ingay-ingay. Siguran mo lang yung simbahan, kasi may tupada dyan eh. Nung palapit na kami, sino pala yung maingay? Ang pinta simbahan? Naka-tricycle, may kotse, may nakabay. Sino pala yung maingay? Akala na yung sabog na yung tutupada? Meron siyang karagkarag na sasakyan, may trompa, umiikot doon sa bayan nila, nagwawagi. Everyday, 6 o'clock. Alam ko ba kung ba't maingay ang mga niya? Yan yung mga bisita namin dahil sa trompa na pinwitch ng salita ng Diyos. Ngayon, nandito na sila. Hindi na nakabilis eh. Ang saya ng simbahan. So sabi niya. Eh, pastor, saan niya nakukuha yung ano? Yung mga, yung pang-building program mo. Mostly from those people. And not from the members. Kasi may competition sa loob ng simbahan eh. Alam niyo? Kaya nga po sa akin ng Philippians chapter 2 verse 3 to 5. I will finish with this. Philippians, as the American pastor said, Philippines. Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Let nothing be done through strife or what? Kayabangan. Vainglory talks about boastfulness. Having the same love, being of one accord, of one mind, let nothing be done through strife or vainglory, but what? In lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also of the things of others. Kapatid, muntik na ako magkaroon ng SUV sa Visayas. 2022 model. Ayun na. Missionary. Meron kaming good news sa inyo. Sa inyo na namin i-offer ito ng 2022 Nissan Terra. Yung latest ba? Hindi na ito. Bakit naman ako napili niya? Papasok na po si tatay sa full-time ministry. At kayo po naisip. Nagbentahan. Sabi ko, sige ulit po, ano? Kala ko ibibigay eh. Kaya muntik na, mag-uwi na sana ako dito sa Visa. Ibibenta pa lang yan. Pero yung magkano presyo? Ala, ate. Sabi ko naman yung tanong, magsolo pa sa buhay mo. Sabi ko, mura-mura. Alas pa rin mo, naka-plastic pa. Isang tera, halos di pa kami, nagsuko na si pare. Full-time ministry, in-ordain na. Full-time ministry. Sabi ko, Brad, anong reason mo? Sa pupapas. And they sold all their possessions. Yung marketing verse mo, kaya na, ikaw na kumuha niya. Kasi, 10 years pa na, huwag na kumuha. Minsan, Ida, most of the time, has a lot of surprises. Ito ba? Let's just remember these 5 things here. If you want your church to be a strong church, may antidote po lahat ito.
Yun yung second part ng sermon ko. Nasa ito siya. Hindi pa tayo ng kailangan. So, siguro pagbalik ko na lang, yung continuation na lang dito. Yung continuation na dito, para niya na kayong preview. Five proven ways on how to build a strong church. Puro seeding para hindi natin makalimutan. Ito, hindi natin makalimutan ito eh. Complacency, comparing, complaining, criticizing, competing. Yung second sermon nito, yung katapusan ng sermon, letter seeding lahat. Pero, siguro next year na lang. Pag bumalik po kami dito. You just pray for us kasi this coming Sunday, I'll be preaching again in a time church. Alam nyo, sa alam ng time, missionary ba nun? Parang may nakita ko sa inyo. Ano? Ano ito mo sa akin? Magaling ka mag-English eh. O ngayon, siguro magaling ka rin mag-mensahe. Pwede ka ba magwalo sa akin? Can you preach in our church this Sunday? Malaki po yung simbahan. Sabi ko, sir, I have a problem. I do not have an interpreter. Sabi niya, no worries. I will be your interpreter. Grabe yung grasya ng Diyos. So this coming Sunday, please pray for me. I'll speak again. Doon sa fellowship namin ng mga five churches. At marami pong bisita sila. Ang church po nila, ang designated ng pinakamaraming bisita every Sunday morning. So, mauulit na naman yung bukas, this is the year. The most favorite story in the Bible. Amen? Alas na yun ako. Salamat po, bigay na tulog. Sana tumimbo po sa ating puso't isipan po ito. Amen? Yung nagpalihog, let's pray. Amang banal na mga pangalihan sila. Ang Diyos Diyos. At yun ang salamat sa prayer meeting ito. Salamat po sa mga membro ng Pwede Bible Baptist Church na ito ang pastor po. Kapalain niyo po kayo mga pamilya. Nangyatan po ang bawat membro. At ibig sa lahat kami ng mga buhay po kami. Matapat at nabilig ko po sa inyo. Just like the process, that's not for your business, present in spirit, and serving the Lord. Once again, dear Lord, we bring you up, we bring you up, we worship you in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon, sa privilege nito. Pinupuri po namin kayo sa matalas na pangalan, Christ Jesus. Lord, Yama, let's have a prayer for the Lord and let's whisper a prayer to God and let hope of the system that we have brothers and brothers tonight and let's pray for the Saan pa siya? Hindi ko lang po alam. Trapi? Brother Rubin na trapi. Trapi, grabe, trapi. Saan po kayo? Uwi na kami. Saan po kasama nito? Mamita. Saan po kayo? Uwi, dito. Asa, papunta bukas? Apo. Thailand na. Thailand po? Oo. Missionary kami doon. Oo, pala nga, dito po alam. Asa si papa mo? Nasa likod po eh. Ano ginagawa mo sakit? Ngayon na may hit ko. May gawa po kasi. Bahay po, nagbubuhos po sila sa third floor pa. Layo, taas pa. Saan banda? Sa may green dan man daw po. Saan natin pwede itapon po? Okay po. Saan natin pwede itapon? Di, okay na. Saan naman po. Si brother din po ang mag-atid. Baka sasama po. Si brother. Baka sasama po. Sino siya mag-atid? Si? Ayun po, yung nakaputi po din sa likod. Ay, ganun ba? Alas 4 kami magpapati. Alas 4. O, hindi namin kaya yung ganito. Maganda, pastor. Ragahan natin. Ano oras? Siguro, 4. Pwede na yun. Pwede na yun. 4 na.
Kasi alas 7 pa naman yung flight eh. Ah, okay. Alas, pwede hindi naman po kayo malilate. Ha? Hindi naman po kayo malilate. Hindi. Hindi kami malilate. Kasi kailangan namin itulog ito. Wala po kami. Sa edad namin, hindi pwede yung ano, yung maglalamay kami doon sa ano, sa airport. Hindi namin kaya. Antokin kayo. Tsaka yung ano, yung katawan namin, hindi na yung malakas ba na katulad ng dati na. So sabi kong gano'n. Mga alas 4 sana pumayag si Pastor Bong. Yun pala, siya pala mag-ano. Okay. Ah, padating pa siya ngayon? Padating pa? Hindi ko lang po alam. Sinasabi ko yung Pastor Bong. Na-traffic daw baka. Hindi ko lang po sure kung dadaan. Na-text kami. Sumpang traffic. Kami nga na-traffic eh. Sa Santa Lucia, 1.5 hours. Ah, po, grabe po siya. Terrible. Pag motor ko na, kasi ingat po talaga. Eh, lamang yung motor ko traffic kaso. Ang dami na maksidente kanina dyan. Dami po? Dami. Slide. Dibas ka siya ng daan. Na Pastor, tagulo na po ngayon. Sobra.